para po siguro sa kapakanan ng ating mga kababayan, eh ulitin lamang po natin ano yung dahilan kung bakit po pansamantala may closure ng international flights ang Cebu po sa inyo. So, actually sir, yung availability ng rooms namin is only 2,500. Mm-hmm. Now, it was okay during that time na yung protocols ng IATF was only for 5 days. Now, nangyari itong problema namin nung ginawa nilang minimum 10 days na naka-quarantine sa hotel, with that resolution, IATF resolution 114. So with that, napupuno kami. As of today, wala na talaga rooms na available. Kaya ang ginawa namin, based on recommendation ng lahat ng Department of Tourism, DOH, BOQ, yung OCD, yung Office of the Civil Defense, yung regional IATF, lahat, consensus, problema kung darating yung mga flights na yon, nawala tayong rocks, kawawa yung mga pasahero nandito sila. So yun, napilitan kami to ano sir, to cancel ng mga flights. Dalawang na 2 days lang kasi sa May 16 okay na Sunday. May lalabas na kasi bukas marami nang lalabas din na yun nga sabi ko parang niluluto ba. Luto na sila so pwede na silang lumabas. So yun yung ginawa namin sir. Yung flight naman na affected is today yung Eva Air mga 200 passengers yun. Saka yung Qatar Airways which is 350 passengers. So mga roughly mga 550 yung affected na passengers. Mix yan OFWs at saka returning Filipinos. Now, bukas naman, isa lang yung flight, which is the Qatar Airways, 350 passengers. Doon talaga sa rooms tayo nagka-problema, sir. So, yun yung ginawang. Kung susumahin natin, Atty., lumalabas yung for today na 500 plus 300 plus tomorrow. So, halos mag-o 1,000 din pala, ano, or 900 yes, yung kailangan ninyong i-accommodate at indalhin sa mga quarantine hotels ninyo para sumunod nga doon sa IATF rules na hindi nyo magagawa dahil may mga existing pa na nandoon. Yes, sir. At saka itong problema nga to, yung data natin, 80% okay. Dyan are not from Cebu. 20% lang yung sa Cebu talaga yung destination nila. So actually, we are accommodating 80%. Not outside. From Cebu yan. From Mindanao, minsan nga, from Manila. So, yun yung ano nangyayari dito. So problema talaga, at least we have 2 days parang breathing room na rin namin. It was sad, maraming ano umuwi, pumunta na sa airport daw kasi we are receiving feedbacks eh. So we're telling them, mas kawawa kayo pag nandito. At least dyan, dahil walang pupuntahan. Makaka-uwi pa sila sa bahay nila. Or yung nakapag naman, at least may bahay pa sila na babalikan. Pag dito kasi, nandito kayo sa airport, magiging quarantine facility na yung airport natin. Wala na ito makapasok. Hindi naman maganda dahil may mga... Pero yung local flights, tuloy naman. Tuloy naman, sir. Kasi sa Terminal 1 yun eh. Yung Terminal 2 natin, eh paano yun? I-disinfect pa natin bago tayo magbukas. So, problema talaga. Walang pagkain, walang matulugan. Wala. Basically, ano, mas worse talaga. Before naman natin ginawa yun, sir, nagpaalam ako sa Aeronautics Board. At saka, kausap ko din si Director General si Jongko. Sabi ko, kung gagawin natin to, kung gagawin ko to, it will be a national issue. Kasi maraming OFWs na ma-standing sa airport sa labas eh. So, nagpaalam talaga ako kung pwedeng ma-divert. Number one, Clark, kung pwedeng mag-divert, hindi nila kaya. Kung hindi pwedeng mag-divert. Sa Manila, hindi rin. Bohol, Davao, wala talaga. Kasi yung ano namin sir, last option na talaga ang pag-cancel. Diversion sana, at least man lang, nandito na sila sa Pilipinas. But even the diversion, hindi kakayanin ng ibang mga airport na nakausap na ninyo, hindi nila makakulay. Hindi talaga sila makatanggap because yun din, loaded din yung mga hotels nila. Nila. So yun yung reality. Attorney, doon sa halimbawa, may darating on Sunday, magbabalik na sila, sa mga succeeding days, paano? Sa succeeding days, sir, ang ginawa natin, pa-issue tayo ng advisory na by yung sa Civil Aeronautics Board.
Inilimit natin yung capacity to 300 per day. Meaning, kung dalawa yung flights for that day, hati sila, 150, 150 each. Okay. Kung tatlo yung flights, o sige, 100 yung slots na gagawin, which is, sabi naman namin, kasi marami na rin mga OFWs, mga Filipinos, nag-inform sa amin, mahirap daw kumuha ng tickets. Sabi namin, that's the reality. Kasi yung hotels dito, unavailable. So, unahan talaga. 300 lang yung slots eh. Like, for example, airline mo is Qatar. Ang nakaslot dyan, kung dalawa sila, 150 lang. So, unahan kayo. Another problem, lahat ng mga OFWs, gusto din sa Cebu dadaan. Ayaw sa Manila. Kasi mas malapit na, Mindanao. Yung iba naman, ibang province, Leyte, barko ka na lang. Barko lang, so, barko, tawid lang. Oo. Malapit lang. So, yun yung reality namin, sir. We are finding ways, sabi namin sa UWA at saka sa Department of Tourism, you negotiate further sa mga pwedeng gawin. Isa dyan sa iniintay natin is yung approval ng Department of Tourism na pwede yung mixed use. Meaning, sa isang hotel, kasi may mga hotels kasi na iba, pwede yung dalawa building sila, pwede gamitin yung isa as for leisure, for vacation, yung isa naman for quarantine. Yung may iba naman na yung interest nila separate, pwede yung ma-separate. So yun, ninegotiate natin, wala pa rin approval yung Department of Tourism dyan. Yes, sir. Nakausap na ba ninyo yung IATF kung meron silang bagong regulations regarding dun sa quarantine po ng mga ROF natin tsaka ng mga OFW na pauwi na baka paiksiin na lang nila basta provided na lumabas yung result and then kapag lumabas yung result po pwede na talaga silang pauwiin. Yes sir, lahat naman ng data natin sir sinasubmit natin sa IATF through our regional IATF. So yun, lahat ng information pati hotels, meron din tayong one-stop shop headed by General De Rosario for OFWs. So nire-report din natin yung problema. Yung pinakaano talaga, last request na ginawa natin, imagine, mga 2 days sila, nire-recommend na yan ng mga regional offices dito na ipa-cancel yung flights. Flights, okay. Last minute na namin ginawa kasi wala na talaga yung ibang option. Wala kung na makita na talaga, option. Kung meron lang talaga, sir, ayaw natin mag-cancel ng flights kasi kawawa naman eh. Umuwi yan. Nag-ano na yan. Maraming naghihintay. So yun, itong 2 days na to will be our briefing room. Pag marami ng vacancy, pasok naman yung bagong flights May 16. So sir, so habang wala pang decision yung sa DOT, yung sa IATF, ang nakikita ninyo, so po pwedeng maulit yung ganito na may cancellation kapag papuno ulit yung inyong mga quarantine facility, yung mga hotel ninyo na ginagamit for quarantine, kapag papuno, magde-declare ulit kayo na pansamantala, magko-close ulit tayo ng international flights. Hindi na sir, kasi nililimit na namin ng 300 eh. Because so, of the limitation na ninyo. Yes, fix na yung limitation bali sir, yun na yun. Up to May 31. So, okay, May 31. Ang nangyari kasi sir, ayaw namin, kasi ang unang recommendation ng regional IATF namin is to limit into one flight a day. Ang mayayari doon, yung ibang flights magka-cancel. Ayaw na i-cancel eh. So ang ginawa ng Civil Air Notice Board, ina-allocate na. Which is better kasi meron silang pasahero, meron pa rin makauwi, walang nakakancel na flight. Pero nga, ang total per day is yun, 300 lang. Muna. Yun na lang muna. Pag magbago naman sila ng ATF, let's say next week may bagong issuance na medyo mas makakaluwag. Oh, we will change na din na policy. Mag-adjust tayo kasi as much as possible, we want everyone to come home, yung gustong umuwi. Attorney, panghuli na lang. Baka may gusto po kayong sabihin, lalo na dun sa mga returning Filipinos natin, returning OFW natin na naapektuhan po nitong flight cancellation pansamantala dyan po sa Cebu. Yes, sir. Sa lahat ng mga OFWs, returning at saka yung gustong pumunta ng Pilipinas, pasensya na talaga. Last minute na namin ginawa yung decision na yon na to cancel the flights kasi wala na talagang ibang option. Lahat ng yung mga bagong hotels binubuksan na natin. Sagad na talaga.
sorry talaga in behalf of MCIA, in behalf of the government dito sa Cebu. Pasensya na, we were trying our best. Kung merong solution na we can do, automatic, we will adjust. Mm-hmm. Guaranteed yun. Ayun. So kapag may mga development, abang lang po tayo ano, dahil ibibigay din naman po nila sa atin. Attorney Glenn Napuli, ang OIC po ng Mactan Cebu International Airport Authority. Maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa paglilinaw para po sa kapakanan din ng ating mga pauwing mga OFW. Thank you, Attorney. Thank you po. Maraming salamat.